Si Tito Sotto, magiging Senate President ba yan kung walang basbas ni Pangulong Duterte? Tutal naman, nag-official na kayo nagdeklara, nag-announcement na kayo ng kabubuhan ninyo, natatakbo kayo. Ito na lang, Senator Lacson. How many times ka nang tumakbo bilang pagkapangulo? Lacson, mababagong bansa? Sotto, mababagong bansa? Diyos ko po! Sabi mo, galit ka sa korupsyon, galit ka sa katiwalian. Naaalala ko po, Mr. Senator, nung panahon mo, bilang Yolanda Sar. Ah? Nung ikaw ay naging Sar ng Yolanda, ikaw ay inatasan ni dating Pangulong Binigno Simeon Panot Aquino na ikaw ang mamahala sa mga pabahay na project dyan sa Yolanda. Naipaliwanag mo na po ba? Nasagot mo na po ba ng masinsinan kung bakit ang mga bahay na nagawa at sa ginawa ng Duterte administration ngayon sa mga biktima ng Yolanda ay ang laki ng pinagkaiba? Na, Senator Lacson, galit ka sa katiwalian, di po ba? Bakit hindi mo maipaliwanag yung tungkol sa Yolanda? Wag na muna natin po pag-usapan. Ako po, hindi po ako magaling magpaliwanag, mga kaibigan, ha? Hindi po ako abogado, hindi po ako ano. Base lang po sa nalalaman ko po doon sa mga nakikita ko sa balita. Bakit doon sa Yolanda? Bilyon ang halaga ng pera para sa proyekto ng pabahay. Bakit hindi ka tumutol? Bakit hindi ka nagtestigo? Bakit hindi mo naipaliwanag kung sinong nasa likod ng korupsyon doon? Ha, Mr. Senator Lacson. Tapos ngayon sasabihin mo, galit ka sa katiwalian? Galit ka sa kurakutan? Hindi mo nga ba naipaliwanag, di po ba, Mr. Senator? Ngayon sasabihin mo, kailangan matigil ang katiwalian. Alam mo, Mr. Senator, kahit na sinong maging pangulo, kahit na sinong magagaling na presidente ng bansang ito, hindi po mawawala ang korupsyon sa bansang ito. Promise. Kahit ilang Duterte pa ang mamuno sa bansang Pilipinas, kahit ilang Marcos pa ang mamuno, kahit na ikaw, Senator Lacson, kahit ikaw ang mamuno, hindi mo matatanggal ang korupsyon, Mr. Senator. Ah, hindi mo kayang tanggalin kahit na sino. Ah, kaya huwag ka masyadong nagmamalinis. Tama 'yung sinabi ni siya, nagmamalinis ka pa, sabi ni JP Quino. Nagmamalinis ka. Ha? Kung talagang may malasakit ka, sinasabi ni Senator Senate President Sotto, madali ka daw lapitan. Alam mo po, siguro mawalang galang na sa inyong dalawa every year tuwing Berman. Tuwing Berman, panahon ng Berman, nag-i-email po ako sa inyong dalawa. Ikaw, Senator Sotto, Senator Lacson, nag-i-email ako sa inyong dalawa tuwing pumapasok ang panahon ng Berman. Oo. Alam mo kung anong ini-email ko sa inyo? Nanghihingi ako sa inyo ng wheelchair. Hindi nyo nga maibigay-bigay yun eh. Di ba? Every year yan, nanghihingi ako ng wheelchair sa inyo. Pero every year din, nawala kayong sagot doon. Mabuti pa si Manny Pacquiao. Pag nag-email ka, tumingi ka ng wheelchair, sasabihin nila, walang pan. Okay lang yun, at least nag-reply. Pero ikaw wala sa email mo, Mr. Senator Lacson. Baka na masabihin mo, mali yung nai-email ko, kasi tinitignan ko po yung website po ninyo, yung official website ng Senate, nakalagay po doon bawat pangalan ng senador, bawat email ad ng dudono, Mr. Senator. Tapos sasabihin mo, galit ka sa katiwalian, ay hindi ba nakakahiya? Hmm? Hindi ba nakakahiya yung sasabihin mong galit ka sa katiwalian? Eh, ikaw nga, naging ilang taon ka na, nag-senador. Ay, Kapitan Adrian Pardo Salazar, magandang gabi po. Sa Kapitan ng Das Marinas, magandang gabi po, Kap. Good evening. See you. Kikita po tayo. See you soon, Kap. Ah, hindi ba nakakahiya, Senator Lacson? Doon pa lang, sa project na pabahay sa Yolanda, milyon, bilyon po ang halaga ng amount na yan. Ha?
Pero nung nagkaroon ng anomalya, tiklop ang bibig mo kay dating Pangulong Binignon Simeon Panot Aquino. Di ba? Tapos kung makaasta ka ngayon, para kang bida. Di ba? Para kang bida. Ito pa lang ha, Yolanda pa lang yan. Di ba? Ah, ito. Yung Kuratong Baleleng, kamusta naman? Ah, yung alam mo dyan din sa Kuratong Baleleng, ang mga naging boss ko dyan, na mga kasamahan mo, General Raynor Gonzales, dating narcotic, 1993, naging bata-bata ako niyan, ni Raynor Gonzales, Jewel Canson, kilala ko ni Jewel Canson, ayun ko kung boy pa ba si General Jewel Canson, Reynaldo Acop, di ba? Sasabihin, galit sa Katiwalian, galit sa ganito, eh kamusta naman yung Bobby Dacer? Ha? Hanggang ngayon, ang kamatayan ni Bobby Dacer, hindi pa rin nabibigyan ng solusyon. Ha? Tapos sasabihin, takot sa, galit sa kriminalidad. Ha? Tapos sasabihin, ayaw doon sa Katiwalian. Yung pagpatay kay Bobby Dacer, kay Turbito, ha? Na sinulog, na nakita. Anong mangyayari sa atin? Balik na naman tayo sa crime? Balik na naman tayo sa kawalangyaan? Ilang taon kayong senador? Ang sabi nyo, 83! 83 kayong public servant. Ha? 83! Ano nangyari? 83 kayo! 83 kayong mga inutil na politiko sa bansang ito. Ha? Yes, si Tito Sotto, magiging Senate President ba yan kung walang basbas ni Pangulong Duterte? Tapos kung makaasta, akala niyo totoong may malasakit? Total naman, official na kayo nagdeklara, nag-announcement na kayo ng kabubuhan ninyo, natatakbo kayo. Ito na lang, Senator Lacson. How many times ka nang tumakbo bilang pagkapangulo? How many times? English yun ha? English yan, Mr. Senator. But I remember 2004, you ran to the president, but you're lost. You know that? You know that? English so yun ha? Nisasurvey, kulelat ka. Tapos sasabihin nyo, tatakbo ka na naman ano, bakit? Nagsolicit ka? Sa mga Chinese, nagsolicit ka kuno doon sa mga biktima na kuno ng kidnapping? Samantala sa mga Katiwalian, tahimik kayo? Samantalang ito na lang, Senator Lacson, anong ginawa mo doon sa investigasyon na ginawa mo sa mga anti-terorista, sa mga NPA? Di ba pinagtakpan mo? Mas binigyan mo pa ng pagkakataon magsalita yung grupo nila Teddy Casinyo, nila Satoro Campo, Nicol Minares, kaysa doon sa testigo ng gobyerno? Ha? Kaya lumalakas ang loob ng mga teroristang impiri na yan ang dahil sa kagaguhan mo. Pinapakita mo na ito'y supporter ka nila? Dati ka pa naman si PNP, dati kang PMA? Hindi ka ba nahihiya niyan? Kung gusto po natin ang tunay na pagbabago sa bansa natin, alam nyo kung anong dapat natin gawin? Baguhin po natin ang ating mga utak. Baguhin po natin ang ating mga isipan. Wala pong mangyayari kahit na sinong maging pangulo, kahit na sinong maging leader ng bansa, hindi po mababago ang ating bulok na sistema kung tayong mga Pilipino ay hindi marunong sumunod sa lituntunin ng bansang ito sa mga namumuno. Wala po sa mga leader, ha, ang tunay na pagbabago. Nasa ating mamamayan ang tunay na pagbabago. Ha? Sino nasasabi? Lacson, mababago ang bansa? Sotto, mababagong bansa? Diyos ko po!